Dry down ha. Ito. Ayan na. Actually, kahit dito, andyan na. Powdery, yes. Ganito ha. Nung time nila Chanel, late 1800s, early 1900s, bata pa siya, no? May aldehydes ng pabango. Yes, meron. Pero hindi yan ginagamit sa mga bulaklaki na pabango. Tatlong flowers ang nagde-define palagi. Rose, jasmine sambac, tsaka jasmine sambac sampagita, tsaka ilang-ilang. Yan tatlo. No, si Chanel, sinabihan niya si Ernest Beau, no, perfumer niya. Gawa ka naman ng pabango na magde-define kung ano ang babae. Ano ang tugatog ng pagiging isang babae? Sa libro, sinasabi, binigyan siya ng mga sample. No? Sobrang daming samples, tapos napili ni Chanel pang limang sample. Kaya number 5. So, sabi pa nga daw, huwag mo pipiliin to na sobrang yata yung aldehydes paglagay. Eto, nagustuhan niya. Number 5, tatlong bulaklak, tsaka aldehydes. Isipin niyo ha, tatlong yan, with ito, may dry down na ha. Ang wood niya, sandalwood. Pinakamagandang sandalwood, no? And ang rose na ginagamit dito, guys, is not yung typical rose. Ito yung tinatawag na May rose. Umuusbong lang ito during May. Mayo, sa month ng Mayo. Rose yun na amoy honey. Ano pa? No, ano sinabi ko? It's a floral shipra. Diba? Nagturo ko sa inyo ano yung shipra, no? Oak moss. May oak moss na smell. Pero syempre, wala na tong oak moss, no? Diba na-discuss ko, wala na yung chloroatranol, pati atranol. Kaya ito ang pinipili ko, no? EDP. Kasi ito pa yung medyo may oak moss. Ito yung faithful to the original. 1921 yon nilabas. Yung Chanel No. 5 na original. Syempre, wala na sila Ernest Beau, no? Wala na si Coco Chanel. Patay na. So, paano yan? Uso pa kaya yung style ng Chanel No. 5 dati, na 1921 hanggang ngayon? Nako, mahirap yan. Kaya nung 1986, nandito si Jacques Polge, no, perfumer ng Chanel, nilabas niya ulit, no? Nireimagine niya. Pero ito, hindi nila gaano nilayo dun sa original. Nireimagine, no, para pumasok sa 1980s. Ano ba yung 1980s, no? Pasikatan, di ba? Palakasan ng amoy nun, grabe! Naka-spray net. No, tingnan mo ako. Look at me, look at me. Matindi din ha. 1980s ha. Papansin yan. Extravagant, no? Opulent, no? Shoulder pads. Eto ako. Ganyan, di ba? Ganyan, ganyan ang 1980s. Nasa Europe yung mama ko nun. No, bata ako nun. Nag-aaral siya. No, graduate school naman. Nasa Italy. Nung nilabas yung polo green, tandaan nyo, ito yung historia. Si Jacques Polge, pumasok na siya Chanel. Uy, pangalan ko. Ako ang magre-reimagine ng Chanel for the 1980s, no? After 1921, ang tagal ng gap. So, grabe ang pressure kay Jacques Polge. In short, pinag-usayan niya. Baka ma-bad trip sa kanya lahat ng mga Chanel lovers. No? Ang ginawa niya, hindi siya lumayo dun sa original. Kahit yung mga lolong, pumanaw na, na kolektor, na kilala ko, kunin niyo to, no? Kunin niyo to, no? Hindi lumayo. Kaya ito ang pinipili ko. Lagi ko sinasabi, kung kukuha kayo Chanel No. 5, total mag-5 din naman kayo. Kung collector kayo, for the history, for the art, this is the closest dun sa original na Chanel No. 5. Itong EDP. Okay, spray tayo ha, ng opening. 1, 2. Okay. Sige, yan. Yan. May citruses, no? May citruses siya pero very faint, no? Ang fresh, sobrang fresh nito. I consider this a fresh scent. Mga iba, pang gabi, pwede to pang gym, sa totoo lang, no? Babae o lalaki. Pang babae to, no? Tugatog na amoy ng babae. Ang fresh. Sobra. Pag nakamoy ako nito, wow, naka-Chanel No. 5 ka. Ganito ha. Bagay ba to gamitin ngayon? Yan ang tanong. Ang hirap eh. Ako, sa akin bagay. Kaya yung sinasabi ko, context. It's like an accessory eh, no? Pwede kang naka-chinelas, pwede kang naka-shorts lang. Pero pag naka-Chanel No. 5 ka, parang siyang jewelry. So ano ka? Naka-shorts ako, naka-chinelas, no? Na-social. Ganun yan. Parang ito to accessorize eh. Kuya dito, sexy ba siya? Kuya dito, pwede ba gamitin sa Pilipinas? Kaya to amoy lola, no? Amoy lola ang ilalagay kong title, no? Naging pabango to ng mga nanay tsaka mga lola nila eh. May allure pa ba siya? I mean, may libog. Malilibugan pa ba ako sa babaeng may suot nito? Yan ang tanong. No, may libog pa ba siya? Ayan ang konteksto. Context. Sa ngayon, hindi. Pero ito ang tinatawag na acquired taste. Guys, no? Nung nag-aral, halimbawa yung mama ko sa Europe noon, 80s, no? Pagbalik niya dito, no? Halimbawa, may mga ka-meeting siya palagi, no? Bit niya ako. Elementary ako niyan. May project siya, no? Japanese. Lagi kami kumakain sa Japanese restaurant. No? Sushi, sashimi, no? Maki. Gusto ko syempre, ano? Kentucky Fried Chicken. Gusto ko, ano? Hamburger, ice cream. Yun na lang gusto ko, pero hindi. No? Hanggang what, no? Acquired. No, natuto ako. No, so pagdating ng mga saisaki, no, alam ko na. Enculturated na ako. Kultura 'yan eh. Kultura ng Hapon, pagkain ng Hapon, tayo Pinoy. Nasanay na ako. Na-enculturate na ako. Ganito 'yan. Eh syempre, acquired. Mahirap sa una. Hindi ko naman buhay. Parang novorish, no?
concept ng Novorich, guys, 'di ba? Yung bagong yaman. So urban anthropology, malamang pinag-aaralan nito. Yung mga bagong yaman, meron yung mga old rich, may mga bagong yaman. Tumama ako sa Lotto, kalahating bilyon. Wow! Wow, wow, wow. Di naman ako mayaman. Ano gusto kong bilhin? No, bili ako sa subdivision, bili ako sa Forbes Park. Well and good, no? Good for you. Again, no, this is a common trope, no, sa urban anthropology. Yung shower niya, yung liguan niya, kahit gaano ka-social yung bathroom nyo, usually yung mga Novorich, no? Bagong yaman, no? Meron diyang malaking pail. Tapos ano, may tabo. Maliligo yan, gumagamit ng tabo. Kailangan bang matain? No! No! Not at all. Wala akong judgment dyan, no? In fact, it's cute. Ang sinasabi ko, may transition. Hindi ka pa sanay eh. Kailangan ma-enculturate ka dun sa kultura na yon. Ganun yan, no? So ako, di ba, nasanay na rin ako sa pagkaing Japanese. Acquired taste, natututunan, kinasasanayan. Ganun din to. 99 out of 100 persons na magsaspray nito sa Shangri-La. May Chanel dun, di ba? Sige, eh, hindi magugustuhan to. Ganun talaga, no? It is acquired, natututunan. Pero ito ha, kung collector ka, hindi kita pwedeng tawaging collector ka kung wala ka nito. Hindi pwede. Ito ang tugatog ng mga pabango. Kuya dito, gustong-gusto mo pambabae? Yes. So what? Ibig sabihin dito, unisex na ba 'yung mga pabango? No. No. Pwede gamitin kung gusto mo, no. Pero may pabangong pambabae, may pabangong panlalaki. 'Yung mga liberal diyan, ha, we should maintain 'yung polarity. Eh ba't mo gamit 'yung pambabae? Eh gusto ko eh, na-appreciate ko yung art, na-appreciate ko yung heritage niya, no? Yung tradition, yung history niya. It's very rich. No? So tingin niyo ba nagustuhan ko to nung una? Hindi din. No, hindi din. Ito yung acquired taste, no? Parang sa sushi, ano? Nasanay ako, ayan, nagustuhan ko na rin eventually. Ah, ayan na, lakas ng powder. Yes, powdery. Ang Chanel is powdery. Ah, kuya dito kasi may iris. True. Yes, 'di ba? Iris, no? Pero like Prada, okay, Prada is known to be powdery because of its iris. Parang trademark nila yan, no? Amuyin nyo halos lahat ng Prada, may isang klaseng powder smell. Yung powder smell naman ito, hindi galing sa iris, no? Sa aldehydes. Kaya mga Bel Respiro, number 19, no? Yung mga powdery. Kuya dito, yung oak moss ba amoy? Yes, naamoy ko, no? Tunay bang oak moss? Of course, hindi. Hinding-hindi na. Ang huling tunay na oak moss na talagang maamoy mo, yung gawa ni Henry Robert, no? Crystal. Yung bago si Jacques Polge, no? Buhay pa ba siya? Hindi na yata buhay si Henry Rivera. Kuya dito, so ano ba? Bagay ba yan sa Pilipinas o hindi? In terms of freshness, pasok. Pasok to. Akala ninyo magiging cloying to? No, not at all. Mas cloying pa ang mga vanilla forward fragrances. Mga tongkabin, Middle Eastern fragrances, ito hindi. Bulaklak to eh. Bulaklak and aldehydes. Yung tatlong bulaklak, di ba? May rose, ilang-ilang, tsaka sampagita. Dry down sandalwood, tapos inapproximate nila yung oak moss na dati. Okay, yun lang ang Chanel number 5. Yun lang. Ganun kagaling, no? Fresh for me, pang date. Yes, pang date. Iba ginagamit ito sa special occasions kasi hindi talaga sila sanay. Walang problema. Ganun talaga eh. Contextual yan. No, ako kasi syempre nagko-collect ako dati. So ito, wow. Okay, ganito na lang. Usong-uso ngayon ang Perfume de Delina. Diba girls? Ladies? Diba yan? Ano? Uy, naka-Delina ako. Kunwari, sa party, single ako. May naglalakad dyan, dalawang girls. Isa naka-Delina, isa naka-Chanel number 5. Sinong i-approach ko? Siyempre, yung mas maganda yung i-approach ko. Pero all things being equal, yung isa naka-Delina, isa naka-number 5. Ito, no? Bakit? Mas interesado ako sa taong to. Ito yung pag na-meet ko, naamoy ko to versus naamoy ko halimbawa Delina. Ngingitian ko talaga, Miss, Ate, Ma'am, number 5. Pag nandiyan na si Delina girl versus Chanel number 5 girl, no? 10 out of 10 times ito ang pupunta. Ito ang nasa moda. Okay, nasa moda for me. Context yan. Context, context, context. Ulitin ko sa inyo ha, nandiyan lagi yung duality ni Coco Chanel dyan ha. Amoy ng pagiging class, pero para ma-create niya itong pagiging class, she became trashy. Siyempre, nagpaka-pok-pok, no? Walang class. So, duality. I always urge you, magandang alamin ninyo yung background. Halimbawa yung, ano ba, mga beautiful pyramids of Egypt, di ba? Have you been to Egypt, no? Kung may time kayo, no? Kung magkaipon kayo, punta kayo ng Egypt. Yes, wow, it's beautiful. Nako, paano nila napagpatong-patong yan? Wala pa silang mga truck o mga traktor nun. Paano nila nagawa yan? Wow, wow, wow. May duality. May dalawang muka. No, doble cara. May mga pinatay sila, pinahirapan, no, inabusong mga slaves, no? Mga alipin. Ang daming slaves na namatay para lang magawa yung pyramids of Egypt. So kahit turista ka dyan, wow! Breathtaking! Oh. Pero dapat at the back of your mind,
alam mo yung history, doble cara. No? Yung dumi sa likod. Yung dumi na pinagdaanin ni Coco Chanel para ma-create ito. Banawe rice terraces sa Ifugao. May inalipin ba? May pinatay bang slave doon para gawin yon? Wala. Zero. So, ayun na, hindi masamang magbasa paminsan-minsan or alamin yung history ng mga bagay-bagay. Aminin ko sa inyo, mas na-appreciate ko to nung binasa ko yung mga libro tungkol sa kanya. Tapos nasanay. Uy, hindi pala may lola. A longevity nito, long-lasting to. Long-lasting ito. Eto lang, dahil bagong bukas, ganito ha, ang rule sa Chanel, lalo na itong number 5, give a couple of months, usually third month. Pagdating ng third month nito, no, tatagal to ng mga 12 hours. No, yung experience ko dito, no? Magda-darken to, titindi pa siya. And it's hardy, no? Kahit iwan ko to sa malinsangan, no? Umuulan dyan, tapos biglang lalamig, iinit. Pasok ko sa ref, ilabas ko. Hindi ko sinasabi na gawin ninyo, eh. Kahit itutok ko sa araw, ganyan, no? Nakaganyan lang kahit di ko natakpan ito. Ganyan. Full-bodied pa rin siya, no? Hindi ko alam kung bakit. Siguro nga yung aldehydes. May mga personality ba na bagay ito? Well, kahit sino. Mahirap magkaroon ng individuality nito. Yun ang problema nito eh. Ang taas na niya eh. Tugatog na siya eh. Pag naamoy na to, na nakaganito ka, uy, I smell luxury. No, ikaw to. Hindi ka na maihiwalay dun. Ganun ang Chanel number 5. Gets nyo ba? Di ba meron tayong mga signature scents minsan? Kasi sobrang bagay sa akin. Pag nagpapawis ako, ganito yung amoy. Ito sa number 5. Number 5 pa din eh. Ang hirap mag-blend to sa personality mo. Tapos maging unique na ikaw to. Mahirap eh. Number 5 siya eh. Ina-announce mo eh. Oh, you're wearing luxury. Oh, naka-number 5 ka. If you get what I mean. Chanel number 5, EDP, 11 out of 10. Ito si Kuya dito nagsasabing basta na sa budget. Let's review it. Love me, hate me, but never forget me. Happy Valentine's Day, guys. Eto, walang duality to, ha? No? Mahal ko kayo. Okay?